Hello, what is up, mga sangkay? This is me and I'm back for another content. Mga sangkay, po, napakaganda na ito dahil dito sa content na to, makikita po natin kung gaano katalino, gaano ka-brilliant ang isang Bongbong Marcos na kagaya rin po ng kanyang ama, na ang ating lolo, na si President Marcos. So ngayon, mga sangkay, yan po ang papanuurin natin. Naku po, sana lahat po ng nanonood ngayon ay hindi po putulin ang panonood dahil nga po sa marami ditong plano ni Bongbong Marcos kung papaano niya po papatakbuhin ang Pilipinas kung sakali na siya po ang magiging Pangulo ng Pilipinas darating na 2022. Kaya sa lahat ng mga kabataan dyan, napakahalaga o importante na mapanood nyo ito. Matapos na ito, mga sangkay, medyo matagal nga lang po ito na ating papanoorin, pero sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi sa inyong mga mapapanood ngayon dahil nga po napakatalino ni Bongbong Marcos dito mag-isip kung paano papalaguin ang Pilipinas at gagawing mayaman ang ating bansa. So sa walang pagtatagal, mga sangkay, dahil nga po mahaba-haba ang video na ito, panoorin na po natin ito. Maputol na kita dahil isang dating senador ang ating makakasama ngayon via Zoom. Ayan, mapalad tayo dahil nabigyan tayo kasi hectic yung schedule nito. Si dating Senador Bongbong Marcos. Senador, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa Thinking Pinoy on SMNI kasama si Thinking Pinoy RJ Nieto at Admar Villando po. Good morning, sir. Good morning, Admar, at magandang umaga, TP. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Alright. Ba, in fairness, nagkalaman-laman na yung pisngi ninyo. Kasi yung nagka-COVID ko yung payat. Nakakatakot. Hindi, siguro naman, dahil nakakatakot masyado yung itsura ko noon na pinapalabas yung picture ko nung na may sakit ako eh. Sabi mo, kahit nakangiti ako, hirap na ako. In fairness, fresh kayo ngayon. Para kayong ano, fish market pag umaga, fresh na fresh. Alright, ano ba? Okay. Ano po ba pinagkakaabalahan? Simula po nung gumaling kayo sa COVID-19, ano ba pinagkakaabalahan ninyong gawin? Siyempre, lalo na nung last year, maraming nagre-request sa akin ng tulong. At that time, yung talagang kailangan ng frontliner, yung PPEs. So, nagpapadala kami ng PPEs kung saan-saan. Dahil siyempre, nag-umpisa dito sa Maynila hanggang umabot na kung saan-saan sa Pilipinas. Dahil yun ang pangangailangan doon. Hanggang ngayon, meron pa yan. Consumable yan eh. Hindi basta't magamit, kailangan na naman bago. Si Bongbong Marcos, we have to keep the tax. So hanggang ngayon, yan pa rin ang ginagawa natin. Pero nagkaroon na ng food supply problem sa ibang lugar. Kaya may relief goods na rin nakasama. Marami na kami pinamigay na bigas. Para may makain man lang ang ibang lugar. So, tinutulungan natin yung mga community pantry nung bukas pa. Yung lahat ng mga malalapit, lahat ng humihingi ng tulong. So, it's all about COVID talaga ang aking ginagawa dahil syempre yan ang critical issue of the day. Yan ang kailangan tugunan. At ang mga epekto ng COVID. So, in the last few months, talagang nagkikipag-ugnay ako sa ating mga economic experts, sa ating nag-aaral ako. Paano ba tayo aahon dito sa pandemya, sa effects ng pandemya, hindi lamang sa ating kalusugan, kung hindi pati sa ating ekonomiya. And pati lang sa edukasyon, all of these things na talagang nasira ang sistema natin. In the economy lang, kung isipin ninyo, 2020 was supposed to be the breakout year for the Philippines. We were expecting almost 7% growth rate. Ang ganda ng sitwasyon natin. Tapos, ayan, dumating itong COVID. Natigil lahat dyan. Nabawi. So now we are still trying to recover. But the economy, the global economy, is a Philippine economy, the global economy is going to be much different from what it looked like pre-pandemic. Yun ang aking pinag-aaralan kung ano ba talaga ang mga sektor na dapat tulungan, ano ba yung mga pwede nang iwanan, ano yung mga trabaho hindi na babalik. And it all boils down to jobs. Paano tayo makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan? Yes. Senator, paano ba i-assess yung pag-handle po ng gobyerno doon sa COVID-19 response? Yung sa COVID-19 pandemic natin ngayon?
I think considering na wala naman talagang nakapagplano rito, at wala talagang nakakaunawa sa COVID, what it was, what the nature of it was, kung ano yung mga gamot, ano yung mga dapat gawin. I think maganda naman ang response natin, kasabay naman natin ang buong mundo na very very basta't dumating ang science, basta't dumating ang mga impormasyon, ay ginagamit kaagad natin, ini-implement natin. So I think sa yung mga immediate ay kailangan na talaga natugunan naman. Siguro naiwanan tayo ng konti sa vaccine. So yung vaccine, basta't hanggat maaari, kuha tayo ng kuha. Now, in the longer term, we have to, and siguro ang kailangan ayusin is kasi kailangan natin ng testing, kailangan natin ng contact tracing. And that requires a very strong infrastructure, digital infrastructure. Yun ang problem, yun ang talagang hinahatiyang kailangan natin ngayon. Because yung effects ng yan, yung mga contact tracing na alam naman natin, napaka-importante. Tapos yung magkakaroon ng centralized na yung tignan natin yung naging problema sa Hong Kong, yung sinasabi ni Sec Teddy Boy. Sabi niya, hindi tanggapin yung ating vaccine card. Dahil kung saan galing, LGU, hindi naman na kinikilala ng Hong Kong yun. Walang Department of Health, Republic of the Philippines, may isang card lang. Yun, yung mga ganong klaseng bagay. Pero hindi maaring gawin yan na centralized kung hindi matibay ang ating data gathering and data storage ng sa centralized sa gobyerno, and that requires a very good digital infrastructure. Lahat ng pinag-uusapan natin bumabalik sa digital infrastructure, pati trabaho, pati eskwelahan, papasok na. We have to start worrying about yung bata. O iyan na naman, balik na naman tayo sa digital infrastructure kasi masyado marami sa mga bata ay walang signal. So hindi sila nakakapag-aral na mabuti. So in and then yung centralized response, then maybe sa information, kasi meron pa ring mga meron pa ring nagdadalawang isip magpa-vaccine. Pabawas nga ng pabawas. So we have to continue that information na communication process para ang mga tao, mga maunawaan nila, ligtas naman yung mga bakuna na yan. Ligtas naman yan. At saka effective. At marami na tayong nalalaman tungkol dyan. So it's safe and it's effective and dapat magpabakuna. That's the message that we need to get out more. Pag-centralize siguro ng response. Dahil iniwan marami sa LGU, tama rin naman, but at this point na medyo developed na yung ating system, kailangan i-centralize na natin into one database, and that requires balik na naman tayo sa digital infrastructure. It's going to be the most important aspect of our infrastructure development. Eh, paano yun, sir? Yung DICT natin, ang konsepto ng better internet, free wifi lang. Paano gagawin natin, sir? Tama na yun. Kung yung mga LGU makapagbigay, sabihin natin yung national system ay matibay na. Oh, di may pagkakataon na yung mga LGU, maglagay sila ng free wifi, maglagay sila ng malalaking hotspot para yung mga nag-aaral, yung mga estudyante, pwede pumunta dun kung walang sila signal dun sa kanilang lugar. So, kung yun lang, malaking bagay na yun. Malaking bagay. Let's talk about SMEs. SMEs are the ones most deeply affected by these lockdowns. So yung mga SMEs, at least they can still do some business kahit na hindi na may ECQ, MECQ or whatever the quarantine status is. Kahit papaano, meron pa rin, tuloy pa rin ang kanilang mga negosyo. Kahit na maliliit lang na tingi-tingi lang, at least meron silang hanap buhay. Alam naman natin, ang dami sa atin na natutunan na mag-order online. Lahat na lang sa online, lahat na lang ng binibili nasa online. Kaya't marami na tayong ganyan. Kaya't kailangan isuporta natin yung ating mga small and medium enterprises. Bigyan natin ng kanilang pagkakataon para they can join the digital economy. Ayun. Well, na-mention yun na rin po, Senator, yung ECQ, di ba? So,
halos isang linggo na po ang insecurity sa NCR. Tapos po may mga balita na baka daw ma-extend pa lalo. Eh, ang problema, syempre, alam naman natin, under in an ideal world, i-freeze natin yung Pilipinas ng 14 days tapos sa COVID eh. Kaya alam, hindi naman mangyayari yun. So, ikaw, kung ikaw yung magde-decision kunwari, ano bang paano kala mo na siguro para balance yung interest natin sa kalusugan at saka sa ekonomiya? Kasi yun naman ang naglalaban ngayon eh, kalusugan at saka ekonomiya. From the very beginning, ganoon lagi ang balance na hinahanap natin eh. Yung kalusugan, pero nakakalabas makapagtrabaho. Eh, yung lockdown, well, pag-aralan natin yung mabuti yan dahil yung Delta variant, naiba talaga ito eh. Ibang klase yung mga infection rate. Tinitingnan natin, I'm sure, pinapanood nyo rin yung mga nangyayari sa mga mayayaman ng bansa, sa mga Europe, sa United States, yung ganun. Nabakunahan na sila, siguro mga 55% ang UK, mga 57% na yata. Yung US, lampas na sila ng 50%. So, pero tinamaan pa rin nitong Delta. Ngayon, Siyempre, the vaccines are working dahil yung mga tinatamaan ay mabilis gumaling. At kadalasan din na ospital at wala nang namamatay. Well, unfortunately, meron pa rin namamatay dahil unvaccinated. Mga unvaccinated ang tinamaan. Pero yung mga vaccinated ay kakaunting-kaunting-kaunting na lang na malaking ay binawas doon sa nagkasakit na ospital at ang mga namatay. Kaya the vaccine works. But still, it just goes to show na itong Delta variant talagang naiba ito doon sa original na COVID. At ang bilis talaga makahawa. At ngayon, there's a very disturbing statistic na talagang for me as a father, nakakaabala. Younger people, mga teenager, mga hanggang mga 5 years old, 7 years old, tinatamaan. So that's the difference between this Delta variant. Kaya pag-ingatan talaga natin ito. Now, the problem is talagang tatamaan, nabanggit ko nga, yung small and medium enterprises, medium scale enterprises. Yung mga maliliit na tindahan, yung masabi-sabi store, yung mga maliit na restaurant, all of these small enterprises, the economic enterprises that people have put up. Dahil, siyempre, yung mga yan, hindi naman mahaba ang PC niyan. Hindi naman nakakautang sa banko yan. So, mabilis maubos ang cash nila. Kaya yan ang matatamaan kagad. And that's why, kailangan natin, ang gobyerno, kailangan talagang yun ang maging focus ng gobyerno na tulungan ito. Itong mga small to medium scale industries. Dapat talaga, yan ang focus. The corporations, the big corporations can take care of themselves, but the small businesses need help. So ang suggestion nyo, basically, stimulus spending. Kaya lang, di ba, lately nagkaroon ng balita po sa isang credit rating agency na medyo negative yung outlook natin dahil sobrang laki na nga nung naging utang natin sa bansa. Eh, in fairness naman though, investment grade pa din tayo kahit na sumama ng bahagya. Pero ano po ba stance ninyo sa deficit spending in response to the pandemic? Kailangan ba within our means o mag-ano talaga? Let's go. Alam mo, balikan natin yung ating borrowings. Ang borrowings natin is not presently 60% of GDP. At 60% of GDP, kung normal times, nakaka-nervous yun, ang taas doon. Pero in the time of COVID, mas mababa ang debt to GDP ratio natin kasi sa ibang bansa. We're doing reasonably well at 60%. At least hindi pa, may mga andami nang lumampas sa 100%. Eh. So yes. We have to recognize that. Kaya nga siguro maybe we can borrow some more. Because kung kaya naman at ibibigay naman without any usurious conditions, siguro naman we can still borrow more, and that require because we have to get liquidity into the system, and just to get the money we have to get the money moving in the system. One of the areas that siguro kailangan na bigyan ng pansin is the transport area. Maybe it's time for the government to step back into public transport because that's a key element. Hindi tayo, I'm talking about goods and passengers. Ang transport, when I say transport.
Kaya the we have to start thinking about na magkaroon tayo ng system na public transport na that will yan ang parang blood downstream ng ekonomiya eh. Is transport eh. That's how you move goods and services around. So if we matibay yan, kaya kailangan ipatuloy yung build and come up with a general plan for the entire country to decide where the development will go. Sanang uunahin natin, where do we prioritize? And bukod pa doon, what I've been suggesting for a long, long time, that it's time for us to include in the build again, the digital infrastructure. Digital. And we keep coming back to that dahil lahat ng analysis natin doon papunta eh. Doon pa rin bumabalik. Ang punot dulo nito, hindi mag-succeed yan kung hindi magandang internet ninyo. All right, Senator, showbiz lang na tanong. Kumusta ba kayo ni Inday Sara? Eh, mabuti naman. Matagal na kami hindi nagkita dahil umiikot siya. Tapos umiikot din ako. Tapos ito na, nag-lockdown. So, hindi muna makalabas masyado ng Maynila. So, we're staying put. But yeah, we are in touch. Okay naman. Maganda naman ang ano namin. Ano ba? Mag-tag team daw ba kayo? Yun yung tanong nila eh. Well, anything is possible. Sa takbo ngayon, talagang anything is possible. Di naman malaman kung ano bang mangyayari. This is the most unusual election that I've been, campaign and elections that I've been involved in. Dahil nasa gitna tayo ng pandemya eh. Kaya naiba ito ng husto eh. Although, pati yung development na sa pangyayari sa mga politika, hindi kagaya ng dati. Yung mga partido hanggang ngayon, which is we are 7 weeks, 8 weeks from filing. Kahit yung mga wala, ilan lang yung kandidatong nag-declare. Tapos yung mga alliances ng mga partido, parang hindi mabuo-buo. Kaya it's a very funny naiba itong kampanyang ito. But ako naman lagi naman ako open sa kahit na anong formulation at basta ang sa aking laging kailangan may prinsipyo na meron tayong kung sino mang makasama mo may pareho ang hangarin para sa Pilipinas. At hindi lang politika ang iniintindi. Opo. Pero ito, dahil politika na rin lang ang na-mention ninyo, napanood ko isa yung magandang interview kasi nire-research kita bago ko ito interviewin. Tapos may sinabi ka about ibalik natin yung two-party system. Di ba dati yung nationalista, liberal? Tapos kahit pag na-liberal, ano po, two-party system po sa gobyerno. Oh. Bakit yung gustong gawin yun? Bakit paliwanag na po sa... Dahil nga, ang nagiging problema sa... Not to put too fine a point on it, as the English would say. Ang nagiging problema natin dito sa Pilipinas is the quality of leadership. Yes. Kasi pinagmamalaki natin since 86, anybody can be president. Totoo, anybody can be president. But not anybody can be a good president. Right. Just because you can be president doesn't mean you're going to become a good president. Or a good governor, or a good mayor, or whatever, di ba, congressman, or a good senator. So because hindi naging matagumpay ang multi-party system dito sa Pilipinas. For the simple reason that hindi naintindihan ng mga politiko ang kahulugan ng multi-party system. The multi-party system is supposed to be delineated between different ideologies. What do I mean? Yes. Ang Republican sa America, Republican Democrat sila, di ba? Ang Republican ay more or less nasa right of center yan when you look at the political spectrum.
So the on the other hand, the Democrats are on the left side, center to left of the political American political spectrum. That's a two-party system. Pero may kahulugan ang kanilang pagmembro sa isang partido. Ngayon, tignan natin yung mga Germany, yung mga UK na ganyan ang sistema. Ay meron nga silang multi-party system. Ngunit yung pagmembro nila sa isang partido, may ibig sabihin yan, may ideolohiya na ipinaglalaban. Now, for example, the Conservative Party, if you belong to the Conservative Party in the UK, you are essentially conservative in your politics. If you belong to the Labour Party, you're Labour-oriented. If you're a member of the Liberal Party, you're liberal in your political thinking. Tapos yung SN, meron pa marami pa, yung SNP, Sinn Féin. May very specific silang ideolohiya at pinaglalaban. Ngayon, there is a political cost sa ibang lugar na palipat-lipat ka ng partido. Dahil ang ibig sabihin sa kanila na pag palipat-lipat ka ng partido, ibig sabihin wala kang panindigan. Walang makikinig sa'yo. Sasabihin, ito naman, ano to eh, trapo ito eh. Basta kung saan yung pwede, saan pwede susuot yan. Basta advantage sa kanya, walang paniniwala dami itong taong ito. Walang vision ito para sa atin. So, yun ang the political cause of turncoatism. Kaya walang ibig sabihin ang party. It just happens to be your convenient na port in a storm or port in an election. Ganun ang nangyari sa atin. So, well, alam the quality of leadership, pag two-party system, lahat na, sabihin natin, balik tayo sa dati, nationalista at saka liberal. Lahat ng nasa membro ng nasyonalista, lahat ng politiko, may ambisyon lahat yan. Gusto maging governor, gusto maging mayor, senador, congressman, presidente, whatever. Sa kabila naman, pareho din yan. Lahat yan may ambisyon. Kaya sa loob ng partido mismo, pinagsasabong na yan kung sino yung pinakamagaling, kung sinong pinakamahusay, yes, sino kaya nating ipanalo. So, pagdating ng eleksyon at sasabihin ng isang partido, sasabihin ng nasyonalista, ito ang ticket namin. Ang ibig sabihin nun, ito na yung pinakamagagaling namin. Ito yung ilalaban namin sa darating na halalan. Yung kabila naman, liberal, sasabihin, okay, ito naman ang aming pinakamagaling. Ngayon, kahit sinong manalo, magaling yun. Mahusay yun. Dahil nahasa na yun sa loob pa lang ng party system. Kaya siguro mas gagaling ang magiging pagpipilian ng ating mga botante na sasabihin na ito mahuhusay lahat ito. Nasa sa atin na tayong mamili. Kung nag-agree tayo doon sa polisiya niya tungkol dito, kung siya ba ay tutulong sa sektor natin, yun na yung mga pag-iisip. Pero makakasiguro ka na may kakayahan ang sino mang gagawing kandidato, official candidate, ng dalawang party. Correct. Kaya gusto ko dati yung multi-party, pero hindi pa yata bagay sa atin dito sa Pilipinas. Yeah. Hindi, kasi sabi nyo kanina, pag Democrat, medyo left, pag Republican, medyo right. Dito po kasi sa Pilipinas, pag halimbawa administrasyon, nasa top, Liberal Party nasa bottom. Ganun magkaiba po talaga, sir. So ganun po, kung gusto po ninyo, sir. That's not political theory anymore, political theory. Ay, babala yan. Magulo yan. Hindi, ganito, sir. I generally agree na dapat nga medyo ayusin natin yung multi-party system. Kasi para sila kabuti, lumalabas na parang agyawa tuwing bago mag-election, gulo-gulo na. Ang problema lang po ganito, yung gusto ninyo requires constitutional change. Diba? Yes, kailangan ng cha-cha. And we all know na nung panahon po ni Pangulong Duterte noong 2015, diba, he was pitching federalism and people are generally okay with it. Yeah. Mm. Pero 5 years later, hindi na ganap. So halimbawa, kunwari lang, ikaw presidente, how will you make it a reality? It's just a question of political will. But President Duterte, well, he was always saying, even before he became president, sinasabi na niya yan eh.
Sinasabi niya, kailangan kung gagawin ko yung constitutional amendments, kailangan maaga sa administrasyon. Pero siguro hindi niya nagawa dahil maraming issue na maraming nangyayari. Eh, yan ang mga priority niya. Nung binalikan na nila, baka masyadong too late na eh. Ang problema kasi, lahat ng mag-propose ng constitutional amendment ay na kinakatakutan, nagagamitin lang para sa postponement of election o extension of term. Yeah. Yun lang ang gagawin. Kaya ayaw ng tao kasi sinasabi parang ginagamit lang ng mga politiko para hindi sila dumaan sa halalan. And that's been the main stumbling point dahil nasa Congress ako nung nasa House ako nung sinusubukan nilang mag-constitutional amendment bago pa kay Duterte. Tapos nasa Senate ako na medyo dahan-dahan meron pinag-uusapan na constitution hindi rin nakalusot. And that's the main stumbling block because of that. Ngunit sa aking palagay, kailangan na talagang balikan yung constitution dahil even the writers of the 87 constitution have said that was a work in progress. It has to be continually revisited. I think it's time to do that already. Marami ng isyung lumitaw, marami ng pababago, we have to adjust. There are many things that need to be looked at again. Basura na yan. Not only the economic issues na pinag-uusapan. Alam mo kasi, BBM, yung mga issue na yan, I generally agree, pero medyo high up yan eh. Gawa't pili lang tayo ng mas visceral na issue. Kasi meron akong isang follower dito, nagtatanong sa live. Ito, babasahin ko lang po ah. I-edit ko lang ng konti yung tanong kasi unrealistic yung tanong, pero i-edit ko. Okay, ganito sabi. Sabi po ni EC Jude Amer, Senator BBM, how would you make my basic utilities more affordable? Yung electricity, water, kasi ito yung monthly concerns ng lahat ng tao sa Pilipinas. How would you deal with the oligarchs, sir? We already saw an experience how Tatay Digong dealt with them and we liked it, well, according to her. Yeah. So, well, huli niya yung problema. Na-focus na kagad. It's the big businesses that have come to control our utilities. Look, it's all right. Sundan natin yung mga business model sa ibang bansa. Okay naman siguro i-outsource yung utilities sa private businesses. But it has to be closely monitored and regulated para sa ng gobyerno. Because para hindi naman talaga yung basta yung electricity rates pababa, bababa, aakyat, bababa, aakyat, 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 hindi natin walang control. That's not good for consumers and it's not good for businesses. Kaya kailangan talaga namo-monitor yung mga utilities. The reason why government has to be in it is because sa utilities, the technology that utilities are using, may economies of scale talaga eh. Ibig sabihin, mas malaki, mas mura. Kaya kung yung sabihin natin, yung water company, ang sineservice niya, 200 household, kung may cost siya para sa 200 households, kung gawin niyang 20,000 households yun, yung cost bababa ng gusto yun. So, to the benefit of the consumer. Kaya we also want them to be big in scale. National in scale. But it has to be controlled by the government. Because kung papabayaan lang natin sa private sector, private sector is looking after their bottom line. That's the whole definition of a profit-oriented corporation. They're looking at their bottom line. So hangga't pwedeng kumita, kikita sila. Pero siyempre, ang magpo-protect sa ating mga consumer ay ang gobyerno. Nasasabing tama na muna yan. Nasa crisis tayo, may pandemya tayo, huwag nyo nang gagalawin yung presyo ng whatever it is, ng tubig, ng langis, ng gasolina, ng crudo, whatever. Yun ang mga kailangan na natin na siguro pag-usapan. And that's one of the changes that I think that need to be made. Patibayan, it is essentially it will become a PPP, a private public-private partnership between the private sector and the government.
ano pa naman yung it's not, hindi naman masama na pabayaan natin silang kumita ng kahit ng konti dahil naman nag-provide sila ng service. Pero huwag naman sila mag-charge ng napakalaki at pabago-bago na hindi makapagplano ang household, hindi makapagplano ang mga maliliit na negosyo. Hindi natin pababayaan yung ganun. We had several mechanisms like that before. We had the OPSF, which is the old Oil Price Stabilization Fund. The three big gas company oil companies would contribute at hindi naman binabago yung presyo pero pinapalambot yung paglipat, yung hindi yung bigla pag biglang may lipat, tumaas na bigla yung sa international oil price, ay sinasabayan ng paggastos ng sa konting subsidy para imbis na ganun na bigla, eh dahan-dahan tumataas ang presyo para makapagplano ng tao. Yan ang safety net. Those are the kind of safety nets that we need when it comes to utilities. Dahil maliit lang, one cent, less than 0.01 centavo na difference, eh ang dami nang naapektuhan. Kaya it has to be, government still has to have a hand in it. Yes. Marami po mga magulang, mga estudyante umaaray ngayon. Tapos sabi nyo kanina, isa sa mga paulit-ulit nyo sinasabi, yung digital infrastructure natin. Diba? Kasi po puro dulo niyan, sir, medyo mahirap po. At least, siguro po mahirap po bumalik sa talagang yung full-blown na face-to-face classes. So most likely, online learning ang mangyayari. Problema, pugak-pugak ang internet ng Pilipinas. There have been attempts in the past na pabilisin yung internet ng Pilipinas pero hindi maganap. Take for example po, yung Facebook na cable, parang di yata natuloy yata yun dahil pandemic or whatever reason. So, given that, ano po ba ang po pwedeng gawin natin para mas mapabilis po at mas affordable yung internet ng Pilipinas? Kasi kukumpara sa Thailand, ang mura doon, tapos ang bilis pa. Correct. Tapos atin ang mahal, mas ang bagal. Face to face eh nung February, March, alam natin medyo pag-aangin na ito eh itong COVID, sabi na pinag-usapan na natin baka sakali doon sa mga ibang lugar na medyo hindi masyado mabigat ang COVID, eh pwede na natin mag face to face, pero tinamaan tayo itong Delta variant at bumalik na naman yung issue paano natin ipag-aaral ang ating mga bata, ang ating kabataan. And it's become a critical issue because matagal na masyado tayong nagtsatsaga dito sa sistema natin ngayon na face-to-face, na remote learning. Pero marami na tayong nakitang pagkukulang. And balik na naman tayo doon sa digital infrastructure. Ang nagiging reklamo, ang nagiging problema ay sinasabi ng at mga magulang, mga guro, pati estudyante, talaga yung wala silang connectivity. O kung meron man ay hindi madali, patos wala silang pambayad para sa load, wala silang tablet. But ang punot dulo nga is the digital infrastructure. Ang nangyayari is that mahirap talaga na doon sa mga ibang lugar, but we have to find a way. Ang nakikita ko, as you say, many, many times it has been attempted, we have to again bring the government into the picture. Dapat merong yung tinatawag na spine mula sa taas ng Pilipinas, sa pinaka-norte hanggang sa dulo, sa Mindanao, hanggang sa Sibutu Island, that is our southernmost island. Hanggang dun, meron tayong tinatawag na spine. Kung saan kukuha ng signal lahat ng iba't ibang provider. Pero sa ngayon, meron ngang spine, pero ang may-ari ang isang kumpanya. One of the big telephone companies. Kaya inuuna nila yung kanilang mga kliyente, yung kanilang mga customer. Yung mga iba, papasok lang pag may lugar. Lalo na nung pagdating ng pandemya, yung load dumami masyado because bumalik tayo dito sa retail, imbis na pumupunta sa tindahan, eh nag-order na lang sa internet.
Tapos yung mga negosyo, yung mga work from home, yan na naman, additional load yan. Imbis na pumasok sa opisina, nasa internet sila, di internet ang ginagamit. And then now we come to the education. Dagdag na naman na load yan na wala talaga noon. Dahil wala namang internet learning noon masyado, kakaunti lang. Pero ngayon, halos lahat ng ating pagtuturo ay nasa internet. Kaya napakabigat masyado ng load. Ay kailangan dagdagan talaga ang capacity, the bandwidth capacity. Number one, the bandwidth capacity para mas mabilis at the connectivity, the coverage na umaabot sa malalayong lugar. Kahit na sa ibang medyo malayong mga lupalupit, dapat may paraan yan. Para sa akin, sa pagbabasa ko, the technology is available for this long, yung mga malalayo, it doesn't have to be necessarily expensive. Kaya isang example na binigay mo, Thailand, ang ganda ng internet nila. South Korea has one of the fastest, if not the fastest internet in the world. Gayahin lang natin yung kanilang ginawa. Now, iba yung sitwasyon natin because we are an archipelago. Kaya sa kanila, nasa lupa lang sila, di maglalagay lang sila ng mga kable. Sa atin, we have to find more other technologies na siguro wireless, microwave, or whatever, o satellite. But kailangan gamitin natin lahat ng mga teknolohiyang yan para maging mas matibay ang coverage at mas mabilis ang takbo ng ating internet. Because the load will not bababa. Halimbawa, sabihin natin, gumising tayo bukas na wala na yung pandemic. Nandiyan pa rin, hindi ibig sabihin mababawasan ang paggamit ng internet. Yeah. Hindi nababawas yan. Padami na ng packet, yes, na lang ng packet yan. Pabigat na lang ng pabigat ang usage ng internet. So, kailangan natin magplano in the near term and in the medium term. Up to about what will we do about the internet in 10 years. We have to plan in those terms. So, marami naman sigurong papasok dyan if we come to a good agreement, yun na, public-private partnership. Ako, malaking paniniwala ako sa public-private partnership if it's done right, it can be done. Pero mahirap gawin, it's not that simple. Pero if that is a way to do it, para naman may multiplier effect ang pondo ng gobyerno and involve ang ating mga service providers, ang ating mga digital network, mga telecom, digital telecom, will be involved because they have the technology, they have the means, and they have the money. But again, it has to be strongly regulated by the government. Ako, ang feeling ko, yung spine, kung gagawa ng spine, kailangan may-ari gobyerno eh. Para yung gobyerno ang nagsasabi, this is how we are going to use it, para pantay-pantay ang paggamit. Well, na-mention nyo nga, kailangan ng spine, tapos naniniwala ka mo kayo sa public-private partnership. Sa malamang, ano yun? Build, operate, transfer na sistema. Ngayon, sir, chinek ko po kung magkano yung cost po ng National Broadband Network ng Australia. Kasi parang ganun yung ginawa nila, may spine sila dun eh. Although I doubt na kasing mahal tayo ng Australia kasi ang laki na lupa nun eh. Tayo naman, parang one-tenth lang lupa. So, pumalo po yun na sa $51 billion. Siguro sa atin, sabi natin na $5 billion yung abutin sa atin, one-tenth. How will you finance it? Proportion ng public at saka private. That's what you have to come to. Kaya public-private partnership. Essentially, the concept of a PPP is that the political risk is taken by the government and the financial risk is taken by the private sector side, the private sector partner. So, silang sasabi, ang hihingin ng gobyerno, ito ang mga deliverable mo, ito ang kailangan mo i-deliver para makuha mo itong project na ito. Sasabihin, halimbawa, we have the spine, this is the kind of capability, itong mga kailangan, ganito kabilis, ganito karami ang bandwidth, ganito yung mga connections na kailangan. Basta kung ano yung kailangan ng gobyerno, sasabihin, ito yung kailangan na kaya nyo bang gawin. Titignan niya ngayon yung private ng private partner yan. Sasabihin nila, okay, kaya namin gawin to, pero magdadagdag kami ng ibang feature para kumita naman kami para masuportahan namin itong negosyo na ito. So, itong proseso nito. So, ibibigay na ngayon ulit, titingnan naman ang gobyerno.
sabihin, eh, reasonable naman ang profit at nakuha naman natin lahat ng kailangan natin dito sa private public-private partnership. So that's the way it's done. You push the fight because ito mga ganyang klase malalaking project lalo na ngayon na lahat ng bansa ay lubog sa utang. Ay kailangan talaga natin maghanap ng ibang sources of financing, hindi pwedeng gobyerno lang. So that's the kind, it's not outsourcing, but it's a very real partnership between government and the private sector. Hindi naman pinag-uusapan isang kumpanya lang eh. Maybe by kahati-hatiin yan, I don't know how that comes in the negotiation. Pag may tender offer na, may negotiation yan, yun, pag-uusapan nila. Kung ano yung kaya nila. That's the way na you spread the risk, the political risk and the financial risk. Meron din segment ng pangbayad sa CAPEX or development cost ang gobyerno. Ang gobyerno usually mag-provide ng lupa, we provide all of the permits and access to pati right of way, all of that, tatrabaho ng gobyerno yan. Pero meron din silang ilalabas na pondo para i-prepare. Sabi niyo, yung mga LGU na dadaanan, kailangan mag-information program, sasabihin, itong gagawin namin, kaya kailangan niyan, magiging magandang internet nyo rito, all of that. Sa gobyerno yun. Yung actual na construction, pagtayo, pagpaandar ng sistema, nasa private sector yun because they have the capability. And basta't fair naman eh. Basta't makuha ng gobyerno yung kailangan nila. What does it matter kung anong ginastos ng private sector company? Tapos, kung kumikita rin sila, hindi ba kailangan nilang suportahan itong spy na pinag-uusapan natin or internet digital system na pinag-uusapan natin. So, kaya bigyan natin sila ng pagkakataon na kumita, na make a reasonable profit. And by reasonable, it's not a profit, it's not a napakalaking kinikita at pinapasa yung mga costs sa consumer. No, the opposite. Maglagay sila ng sarili nilang karagdagang operation. They can do something else dun sa pagbenta ng load o yung sa iba, yung mga ancillary businesses dyan sa telecom. Hindi sa kanila na yun. Basta't makuha ng gobyerno yung kailangan. Ganda ng plano, no? Senator, na-mention nyo na lang din yung CAPEX, capital expenditures. At siyempre, mas madaming pwede magpondo, mas masaya, di ba? Ano po ba ang stance din nyo po pagdating po dun sa ating negative list po ng foreign investments? Kasi di ba, isa sa mga problema natin, kulang tayo FDI. Ng investors kasi ang daming roadblocks sa constitution. So ano po general stance nyo po sa foreign ownership? Foreign ownership, huwag lang lupa. For me, it's okay to... that we have some kind of may control naman tayo basta the corporate citizens are still answerable to the regulations of government naman eh. So kung sa sa corporation, maybe just not a super majority, less than 2/3 para may involvement talaga ang Philippine side. Yung lupa mahirap yan because what will happen is mapapaalis mo. Mangyayari, tataas yung presyo ng lupa, hindi na mabayaran yung real estate tax ng mga nakatira doon. Na siguro 10 generations na silang nakatira doon, silang may-ari. Tapos hindi na nila mabayaran yung mga tax. Dahil pumasok ang mga foreigner, maraming pera, basta't bayad lang ng bayad, taas ng taas ang market price ng lupa hanggang mapaalis na lahat ng mga dating nandun, former residents. Kaya di lang dapat nating iwasan. There was actually an interesting solution to that or a kind of suggestion to that. Pwede silang mag-ari ng lupa kung yung lupa na yun ay reclaim din nila. Sila din ang nag-reclaim. So that's another part of it. But the ang inaano natin yung displacement. Yung iniwasan natin yung displacement ng tao dun sa kanilang naging tirahan ng matagal na. The locals might suffer. Yeah, it sounds like a recipe nga for social unrest. Kumukha nung nangyari yan, no, Senator, sa
San Francisco at saka ibang mga ano boroughs sa New York, di ba? Yung sinusugod sila ng mga kung sino-sino namimili doon. Tapos wala nang matirahan yung mga long-time residents. Alright. Kaya yung mga yes. kwento yung may bumili ng malaking lupa pero meron sa gitna na ayaw magbenta. Di ba? Yun ang nagiging problema ng mga korporasyon. Pero wala silang magagawa kung talaga ikaw kakawak mo yung titulo. Anong gagawin nila? Ayaw mong pagbili. Pero siyempre, they will come. Eh, palaki na ng palaki yung offer hanggat pumayag ka. Which means, again, yung balor ng lupa, patas ng patas. Eh, yun ang nga, mapupush out na yung mga dating nakatira doon. Alright, ito po lang, sir. Very random, out of the blue question. In a few years, mauubos na po ang babawas na po ang output ng malampaya. Malampaya gas steel, yeah, no, which produces about 40% of the electricity of the Luzon grid. Yeah. Sa ano magandang plano natin para maibsan yung magiging negative na effect po ng ano lower production ng malampaya? Well, maraming pinag-usapan that if we can come to a partnership with the West Philippine Sea for exploration man lang, well, dapat we should do it already. Umpisaan na natin. Dahil may mga areas naman daw na sinasabi may deposito pa, pero hindi pa na-explore. Kaya dahil nagkakagulo nga between China and the Philippines, kailangan natin ayusin yun para sabihin, mag-i-explore muna. Kahit paghatian natin yung pinaglalabanan nating lupa, pinaglalabanan nating boundary, siguro wala tayong magagawa kung hindi mag makapag-agree sa China at kung sino pa man, baka may ibang claimant din na ASEAN na pwede nating sabihin, hindi naman basta paghati-hatihan natin, fair lang ang pagpartida. But that until you come to that, gulo yan eh. Kasi wala kayong agreement. So kung yun sa exploration, yun ang kailangan natin gawin. We have to come into terms. Huwag na natin isama siguro yung mga claims muna. Pag-usapan lang natin parang negosyo. Sasabihin natin, partnership tayo, ganito, ganyan, ganyan, etc. Baka sakali, meron pa tayong mahanap. Baka meron pa. Ang sabi nila, meron pa daw eh. Kaya we have to at least now explore that. If memory serves me right, BBM, several years ago, mga 2011-2012, etong si Mr. Manny Pangilinan nagpunta sa China for a possible partnership with China National Offshore Oil Corporation. And di pala siya ayaw ng China. So, kung halimbawa, ikaw yung head nung PNOC, kunwari, Philippine National Oil Company, how would you convince them to say yes? Kailangan G2G yan eh. Hindi nila gagawin with just a corporation. It has to be government to government, especially when you're dealing with China. Because the truth of the matter is, the big companies are still controlled by the government. So you're dealing really, in essence, with the government. Kundi kahit na yung malalaking korporasyon, pag hindi pinayagan ng Communist Party yan, at saka ng Central Committee yan, hindi nila magagawa. Kaya sila ang dapat mong kausapin. Don't talk at the corporate level. Talk at the political level. And kaya that's what I have to say. That was bound to fail because those kinds of big deals are made with the party, with the Communist Party. And they're still the ones, they said it's all about the party in China. You have to deal with them on a political level. So until the government-to-government finds an agreement, hindi papayag yung gobyerno ng China na makipag-deal ang kanilang kumpanya sa kahit na kanino, hanggat may usapan at the political level. Yun ang kailangan unahin. Alright. Ito po last question ko, BBM, before si Admar. May Smartmatic pa din. Paano ba yun? Ewan ko. May Smartmatic pa rin. Paano nga ba yan? Bakit nandiyan pa yan? Hindi ko na talaga naintindihan. Ako nahihilo na ako. Tapos yung marami talaga ang problema ng Smartmatic. But pag sinasabi nga, ba't di natin mabuhay yung electoral reform? And then, sagot ko is very simple. Dahil nandiyan pang Smartmatic. Hanggat nandiyan ang Smartmatic,
Alam naman natin ang drama ng smartphone. Wala namang naniniwala na honest broker 'yan. Correct. Kaya we know much more about the operations of Smartmatic than we did, let's say, 5 years ago and many years ago. Ngayon, alam na natin talaga kung ano yung kanilang ginagawa. Kaya mas magaling na tayong magbantay. Alam na natin kung ano yung babantayan natin. Dati may mga theory dyan na sinasabi, ganito yung ginawa. It turns out, meron talaga silang ginawa, pero hindi yung ating dating inaakala. Pero ngayon, alam na natin. Dahil in my case, sa protest ko lang, the last 5 years, pinag-aralan namin ang mabuti yan. At marami lang nagsumbong sa amin kung ano ba talagang nangyari. So there is a way na makapagbantay. Sundan lang ng ano, actually, walang kailangan bago. Hindi kasi nila sinusundan yung specifications na binibigay ng COMELEC. At ang COMELEC naman, siguro wala silang masyadong IT. Hindi nila nakikita yung ginagawa ng Smartmatic. But kailangan talaga, I have tried my best na ipalaman sa lahat ng tao, and I think kumbinsido ang tao na meron sila talagang ginagawang kalokohan. Kaya't bantayan, alam naman natin bantayan. And when it comes closer to the time, tuturuan natin lahat ng mga supporter natin, lahat na kung paano ayusin itong sistema ito. If you want to get into detail, yung problema is when nasisira yung PICUS machine, tapos dinadala kung saan. Hindi lang natin alam kung ano yung nangyayari doon. So, we just have to put in some safeguards, and we have a list of them. And I think we have a good idea. Kaya sabi, alam na natin yung kanilang trim plano. Kaya alam na natin yung bantayan. Pero kailangan pa rin natin bantayan at gawa ng mga paraan ngayon pa lang para ma-safeguard ang boto. Sir, ano po, last na. Nagsalita po, a few months ago, si Attorney Vic Rodriguez, yung ate abogado ninyo. Ang sabi, tatakbo ka daw. Hindi lang alam po anong posisyon. So, ang question ko lang po, sir, pagka halimbawa nanalo ka, tapos may nagtanong sa'yo ng reporter, magkapamirienta ka din ba? Aba, siyempre. Basta eh, Nero Brian, sabi, tinutukoy dyan. Sabi yan. Tulong sa nagpamirienda, guys. No, tapo answer it. Anbar. Maganda kumakas. Hindi ko mapasagot-sagot. Shout out kay Nero Brian. Lahat ng tanong mo kaya ko sagutin. Ito lang, medyo nakutala ko. Well, dahil. Yama na. Anbar. In fairness naman, nasasagot naman na lahat TP at hindi na daan na, ay, may rayanda na lang tayo, wala nang tanong tayo. Senator, masingit lang po, isang tanong lang po, dahil pinangako to sa mga followers ko, dahil tinatanong ako kung sino gusto kong presidente. Masabi ko, hindi ko alam, kasi I want to know, kasi kako, if I vote for someone, I will also be voting for his entire organization, including the people that he's gonna appoint. So I'm not sure if you're gonna run for president. Problema mo yan. Pero kung pwede tumakbo ka na presidente, ano standards mo ito sa pagpili ng tao mo sa gabinete? Well, as much as possible, pinakamagaling. Yun. For that particular area. Kung yung sabi sa Agri, pinaka yung mga kilala natin, marami naman tayo. Ang dami namang magagaling na Pilipino na handang tumulong. Let's say, I use the example of DA. Ang dami nating pwedeng kunin diyan na talagang they've been working at this for very, very long time. I've worked with them yung mga career, ang dami nating magagaling. Pati sa mga local government, ang daming magagaling. So, really, we have to find just the best people. Yes. To come and work for the government. Sa cabinet. Alam mo, sakripisyo, lalo na kung medyo na you've arrived na, meron ka nang na-achieve sa buhay mo, you're financially secure. Nagiging sakripisyo ang pagtrabaho sa gobyerno. Dahil you have to take away all your other business interests at saka yun lang ang gagawin mo. And especially for a private citizen, let's say a technocrat, hindi sila sanay sa politika.
that you will that yung lahat ng gagawin nila may magbabatikos. Kailangan hindi na nila inaalala yan basta't alam nila, nakakasiguro sila in their heart of hearts, alam nila na ginagawa yung kanilang trabaho. Therefore, you have to protect them and allow them to do their work. Give them the political space, kung tawagin, to do their work. And that is in assuming the prerequisite of that is that these are good people. Na hindi mo namang kailangan tutukan na araw-araw sinasabi mo mali ito, tamang ito, dito. Eh di ikaw na gumawa ng trabaho, di ba? You have to find people who can do that for you, and you have to protect them, give them the political space. Because kahit naman anong gawin ng secretary, ng undersecretary, ng gobyerno, merong opposition dyan. So you have to be the one, you take care of the political aspects of the job. And if you want them to behave and you want them to perform as technocrats and put their best thinking, objective thinking, to solve the problems that you put before them, then you have to allow them to do that. You have to allow them not a free hand, but you have to allow them enough decision making, enough powers to be able to do the good things that you want them to do. So just get the best. Just get the best that you can get. Just get the best people. There's so many. Ang galing ng Pilipino. Tignan mo. Look around the world. In the financial world, in the agricultural world, in the overseas workers world, in lahat, even the professions, even in the medical, the medical system, Pilipino, ang gagaling ng Pilipino. We do not have a shortage of good people. That's for sure, and that's it's a question of getting the best people to come and join government at a sacrifice. That is a sacrifice for them. Dahil ano kailangan nila? Hindi nila kailangan yung gulo ng politika, di ba? Mayaman na sila, ang laki ng kinikita nila, happy sila, they're with their families, they don't have to listen to these criticisms every day. It's a sacrifice. Public service is definitely a sacrifice. And you have to give them the opportunity to serve, but in a way that they feel that they are doing the best that they can possibly do for a greater thing, no longer for themselves, for their families, for the corporation, but for the country. And that is how you bring these people into government, bringing the good people into government. Nice. So thank you, contestant number 4, and now for the evening gown. Ito pa, isa po sa mga mahalaga ko lang na tanong, sir, ha? Open-minded po ba kayo, may isa akong advokasya eh. Pag sakali na maging presidente ka, pwede ka bang mag-set up ng Office of the Presidential Assistant for Social Climbing? Open-minded naman po. That's a fun one. Gawin natin executive order number 1. Yes, please. Maraming salamat po, Sir Admar. Mag-nominate ka na ng mga nominee mo. Alam na natin kung sino. Marami po mag-aaway-aaway dyan. Sige. Well, last na tanong na lang siguro ito, Senador, yung ano po yung pinakagusto ninyo sa mga nagawa ng Duterte administration na dapat may pagpatuloy ng susunod na administrasyon? Actually, marami ah. Kasi sa dami ng politika, nagbabatuhan lang ng mainit na salita eh. So yun na lang ang naririnig natin. But the administration of President Duterte has been a very reformist one, at least in its general direction. I think, siguro, if we are going to pick one that I think should be strengthened, even made larger, is the build. And with that, because of course, alam naman natin, infrastructure development is important. Pero isama na natin, dati, pag sinabi infrastructure, sinasabi kalsada, tulay, eskwelahan, ganun, mga building, ay kailangan na natin isama sa i-prioritize sa build is the digital infrastructure na pinag-uusapan natin kanina. The power generation, the water supply, all of these things na hindi pa natin masyadong natutugunan because nga inabutan tayo nitong pandemic. But those are basically ang
ang back to basics approach is correct as far as I'm concerned. That's what the pandemic has reminded us. We have to go back to basics. We have to go back to food supply. We have to go back to healthcare. We have to go back to education. These are the issues of the day. Bumalik tayo, eh, yun naman ang issue nung 1950s pa. Nung tumatakbo yung ama ko, yan na yung mga issue. Eh. Kaya nabalik tayo dun sa mga ganyan. Pero meron tayong karagdagang issue na that power supply and also the internet. The internet is really has become such a crucial part of our life. So the build for me is going in the right direction, and we have to just add into our priorities of build the expenditure on build is should include new technologies from everywhere, from anywhere that we can get now. Alright. Alam ko, sir, baka meron pa kayong schedule after nito. So, one final question, and this is just an honest question, sir. Kasi narinig ko yung sabi mo kanina na public service is a sacrifice. Mm-hmm. Eh, ba't pinahihirapan yung sarili mo? Because naawa ako sa tao. Eh, ang daming nahihirapan eh. Ako, hindi ako nahihirapan. Ang ganda ng buhay ko eh. Bakit ako lang? Hindi naman tama yan eh. Mahal ko naman yung mga Pilipino. Ayoko makita, lalo na yung mga bata pag nakikita mo. Yeah, because what we do naman not for ourselves, we do for our children. Eh. And you see, children suffering. And wala, tapos that's good enough reason to sacrifice your entire life. Marami kang matulungan, di ba? At saka, palagay ko, na-ingrain na sa amin. Na aking mga magulang na mukhang tayo mga Marcos eh linagay tayo sa mundong ito para magserbisyo. At yun ang itinutuloy ko. I really believe that because sa dami na rin na nagawa ko, there is nothing more that will make you happier, that will make you more content, more satisfied than being able to help many people going outside of yourself. And that's my reward. In my case, and I know that the public servants out there, that's also the reward. Pagka magandang nagawa nila at marami silang natulungan. And until you've experienced that, you have a part. There's always a part. May mga tao hindi interesado sa serbisyo, pero I think karamihan ng Pilipino may puso ng bayanihan. Kaya hindi nawawala yan. Paano? Sige, okay na ako. Paano kung tulungan ito? Kawawa naman ito, walang mapuntahan or whatever. That's the most important thing for me, to make the Philippines a better place. Wow. And to make the lives of our countrymen better. Whew. Wala akong masabi, mga sangkay. Napakaganda ng kwentuhan na to. At ang dami po talagang matututunan. At alam ko, marami sa atin, mga sangkay, ang mas niliwanagan at mas nalaman pa kung ano po talagang quality ang leadership na mayroon si Bongbong Marcos. At ito, mga sangkay, ang hindi ko makakalimutan na tumatak sa akin na sinabi niya, kapag siya ang naging presidente ng Pilipinas, kukuha siya ng pinakamagagaling, pinakamatatalinong cabinet member sa Malacanang. At alam po natin, ganun po talaga ang mga Marcos. Matalino, kaya dapat matalino rin po ang magiging member ng cabinet. At isa sa sinabi niya is gusto niyang magkaroon ang Pilipinas ng better place. Wow, napakagandang salita na sinabi ni Bongbong Marcos na gusto niyang makita ang Pilipinas na maging hawak. At wala po akong ibang naiisip, mga sangkay, kundi ang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na nagkaroon nga po ng golden era ang Pilipinas. At bukod dito, mga sangkay, ipagpapatuloy niya ang mga proyekto ni President Duterte. At hindi lamang po basta ipagpapatuloy, nabanggit niya dito na dapat mas marami pang project yung maidagdag. At first time ko nga po marinig dito ang isa pong project na sinasabi digital infrastructures na kailangan na po talaga ma-build up ito ng todo sa Pilipinas. So ipag-prayin po natin na sana po tumako si Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Dahil ngayon, mga sangkay, nakikita na po natin kung sino nga ba talaga yung may potensyal at talagang may utak na mamuno sa bansang Maharlika. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. This is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. Pakikalat po ang video na to. Nang sa ganun, marami pong makaalam kung gaano katalino si Bongbong Marcos. Kailangan muli ng ating bayan ng isang Marcos. Alright, mga sangkay, lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.